syempre, pa-advice naman po para po kasing nagkakagusto ako sa same gender ko. Ano po ba ang dapat kong gawin? Pa-help naman po. God bless po. Alam nyo guys, yung magkagusto ka sa same gender mo, no? Lalo na kung first time mong na-attract sa pareho mong kasarian, is very confusing, no? Pero syempre, kailangan mo muna ng bigyan ng oras yung sarili mo para ma-fully process kung ano ba talaga yung nararamdaman mo doon bago ka gumawa ng action. Okay, but let me try to help you. First, kailangan mo munang i-admit yung feelings mo sa sarili mo kung totoo ba ito or not. Admitting your feelings to yourself ay essential yan. Kailangan na makumpirma mo muna sa sarili mo kung romantic ba itong nararamdaman mo doon sa tao. Romantic love, ito yung mayroong kang deeper attraction doon sa isang tao. Natutuwa ka kapag kasama mo siya, kapag nakikita mo siya, but hindi lang physically attracted ka doon sa tao. Meron ka ding nararamdaman na pagnanasa, kahit konti na pakiramdam na ganun, may nararamdaman kang it's more than friendship or companionship. So, kailangan alam mo eh. Kasi baka kasi yung simpleng humahanga ka lang, na normal naman sa atin, maski ako pag nakita ako ng magandang babae, eh humahanga ako kasi nagagandahan ako sa kanya, pero hindi romantic yung nararamdaman ko. Once kasi na na-admit mo yun sa sarili mo, or napatunayan mong may romantic love kang nararamdaman dun sa tao, dun palang mag-start ang lahat eh. Kasi hanggat di mo yan naku-confirm, wala tayong magagawa dyan. Okay, second tip para malaman mo kung talagang totoo yung feelings mo. Gumawa ka ng journal dun sa nararamdaman mo. Like, isulat mo kung siya ba yung palagi mong naiisip kapag may ginagawa kang magagandang bagay. Nagsiselos ka ba kapag nalalaman mong merong nanliligaw sa kanya or may involved na lalaki or babae sa kanya? Or nag-worry ka ba sa appearance mo kapag kasama mo siya? Gusto mo nakaayos ka, mabango ka, maganda ka, or gwapo ka kapag kasama mo siya? What I'm saying is, naglalagay ka ng extra effort kapag kasama mo siya kasi gusto mo presentable ka. Well, kung yung mga bagay na to ay ginagawa mo sa kanya, pwede mo kasing gamitin to para ma-confirm yung feelings mo kung totoo ba o hindi. So, habang binabasa mo yun, sinusulat mo, yung sinulat mo, dun mo ma-figure out eh kung totoo nga ba yung feelings mo sa kanya. Number 3, mag-reflect ka doon sa past experience mo. Like, eto ba eh first time mong na-attract sa isang babae or sa isang lalaki? Or dati nangyari na ba ito sa'yo? Kasi kapag nag-reflect ka doon sa past mo at nangyari na sa'yo to, hindi na bago sa'yo to, dun mo lang madidetermine eh kung same ba ito nung naramdaman mo before. Pwede kasing ma-provide nung past experience mo yung current experience mo ngayon. Mabibigyan ito ng support para ma-determine kung nagkakagusto ka nga talaga sa kanya. Kung totoo ba yung feelings mo dun sa taong ito. Number 4, i-check mo yung feelings mo kung nag-stay ba or nag-stick around doon. Kasi baka mamaya pag nakikita mo siya, dun ka lang nakakaramdam ng pagkagusto sa kanya o na-attract ka lang. Pero pag wala siya, hindi naman siya pumapasok sa isip mo. Mahirap kasing ma-determine eh, kung talagang nagkakagusto ka dun sa isang tao eh. Unless hindi mo siya kasama. Like halimbawa, bigyan mo ng 2 weeks yung sarili mo na hindi mo siya kasama or nakikita. Nandun pa rin ba yung feelings of attraction sa kanya? Iniisip mo pa rin ba siya kahit na hindi mo siya nakikita or nakakasama? And if you say yes, well, confirmation niya na yung feelings mo is real. Number 5 tips. Kung first time ka dito, better na makipag-usap ka sa mga counselor na may alam dito para mas ma-explore mo yung sexuality mo. Or kung meron kang kaibigan na ganito at nagtitiwala ka sa kanya, pwede mo sa kanyang sabihin to. Kung nakita mo yung kaibigan mo na to is ganito rin tulad sa'yo at nakikita mong maayos naman siya, well, pwede kang mag-open up sa kanya tungkol dito sa crisis na nararamdaman mo kung first time mo. Pero kung hindi naman na sa'yo bago to, I'm pretty sure, ano na to, kayang-kaya mo na to. Para magkaroon ka ng emotional support for someone you trust first. So, malaki yung maitutulong niyan para ma-determine kung ano talaga yung sexuality mo at kung talaga bang nagkakagusto ka sa pareho mong gender. And last but not the least, kailangan bago mo sabihin sa iba, dapat alam muna ito ng family mo.
kasi dun manggagaling yung lakas mo sa kanila. Kailangan na makakuha ka ng support sa family member mo tungkol doon sa nararamdaman mo. Kailangan mong may ma-share yan sa kanila kung papaano ka magpuproceed. And also make sure na kung magkukonfide ka, doon sa family member mo na hindi judgmental. Kasi kung judgmental yun, mapanghihinaan ka lalo ng loob. And now, kung nagawa mo na ang lahat ng ito, well, it's time para i-share mo yung feelings mo doon sa nagugustuhan mo. For example, if the person madalas ka nang piniflirt nito, well, magandang indicator yan na maiintindihan ka niya. So, step by step, at least yun na lang ang iniisip mo. But before you talk nung feelings mo sa taong ito, kailangan mo munang subukan i-anticipate yung feelings mo. Kung ano yung magiging respond niya dun sa news mo sa kanya. Medyo crucial yung stage na to kasi baka mamaya hindi ka niya maintindihan. Baka mamaya ma-misinterpret ka niya pagmulan pa ng inyong away o di pagkakaunawaan. So, ikaw ang nakakaalam niyan. I advise, gamitan mo siya ng mga humor mo or daanin mo sa mga pabiro kung takot ka na sabihin sa kanya ng biglaan. Then, tingnan mo kung paano siya magre-respond. Doon mo din malalaman kung interest ba siya sa'yo or hindi. Everybody has the right to love. As long na wala kang sinasagasa ang tao, wala kang tinatapakan, wala kang inaalipusta, wala kang minamaliit na tao, magmahal ka. Karapatan ng bawat isa yan. So, yun lang guys ang video natin for today. I hope natulungan kita na sagutin ang iyong mga concern. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, is pakibigyan lamang po ako ng isang malaking thumbs up, comment down below, at sa mga hindi po nakapag-subscribe, don't forget to subscribe, just click the subscribe button po dyan sa baba, libre po iyan. And also, huwag niyo na rin pong kalimutan i-click ang notification bell para in case may mga bago po tayong video, is mabigyan po kayo ng notification ni YouTube. Once again guys, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye. Peace out.